tinanggap, 13 yung mga tinanggap ng Air Force mula 2014 hanggang 2016. At mula po rito sa grounds ng Clark Field, Pampanga, mga kaibigan, nakikita na po natin ang paparating hanggang na 20 helicopter kung saan lulan ang inaasahan at ating hinihintay na bisita. Dilit walang iba kundi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa pagdiriwang ngayong hapon ng ika-69 na anibersaryo ng Philippine Air Force. Ang ating mga kababayan na naging friendly itong ating panahon ngayon na naging weather dito sa Pampanga. Kanina halos napakainit pero after lunch talagang naging makulimlim at mukhang nakikita ko namang magiging maganda ang panahon all throughout the celebration ng 69th anniversary ng Philippine Air Force. Ang ating mga puwersa, yung magbibigay sa kanya ng arrival honors at yung presentasyon ng ating tropa sa parade and review ay nandito at nakahanda na para sa pagdating ng ating Pangulo. Ayan na po, yung sa inyong mga TV screen, ang helicopter kung saan lulan ang ating Pangulo. Anytime from now, makikita natin na magbababa, magko-convoy na ito patungo dito sa grounds ng Clark Field, Pampanga, sa isang hangar, sa hangar ng Philippine Air Force. At magiging interesante nga itong hapon na ito dahil sa bagamat every year sinasabi nga kanina ni Colonel Musico, every year nakikita naman natin ang mga flyby ng mga air assets ng Philippine Air Force. Pero ngayon, magkakaroon ng 69 formation. Kung paano nila ito gagawin sa pamagitan lamang ng 11 trainer aircraft at siyam na SF-260 o yung mga basic trainer aircraft, ito yung ating makikita, masasaksihan ngayon pong hapon na inasang talagang magpapakita ng kasigsigla sa ating mga kababayan na nandito. Kahit na actually nasa labas ka nitong hangar ng Philippine Air Force, makikita mo pa rin dun sa labas yung flyby na ito At may mga ito na, nakita ko na sila General De La Rosa at ilan sa mga opisyal ng Philippine National Police na patungo na doon sa kung saan sasalubungin nila ang Pangulong Duterte at sila ang aalalay sa kanyang paglalakad patungo dito sa pinaka parade grounds ng Air Force. Pero naging sistematiko naman itong ating mga paghahanda ng ating mga kaibigan ng Philippine Air Force dahil sa may pwesto ang mga media na halos malapit na rin sa entablado, halos malapit na rin dito sa ating mga guests. Pero definitely ang pinaka control ng mga video manggagaling po sa Radio TV Malacañang at siyempre sa inyong telebisyon ng bayan o ang PTV4. At ayun, may mga ilan pang ayan, nagbigay na ng abiso itong Masters of Ceremonies na kinakailangan maging panatag na yung lahat dahil sa pagdating ng Pangulo. Okay. Si Colonel Bob! Yan si medyo may makakausap tayo si Colonel Maxima Ignacio, ang isa sa mga air adjutant ng Philippine Air Force at ang kauna-unahang female pilot. Yan. Ayan, mga kaibigan, alamin natin. Colonel Ignacio, magandang hapon po, ma'am.
Yeah, magandang hapon po. Si Colonel Hernale, piloto rin po kayo, ma'am? Yes. Good afternoon, ma'am. Ay, magandang hapon po sa mga nanonood. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Oh, well, you consider as first female pilots, no? Yes. Ah, talaga nga naman, ano? Paano po kayo? Ano ba yung motivating factor? Bakit baba? Hindi naman po kayo sa attack helicopter. No. After our graduation, we're both assigned sa Philippine Air Force Flying School as instructor pilots. Instructor pilots. Yeah. So, ma'am, kasama po kayong papalipad doon sa mga flyby? Hindi naman? Hindi naman. Actually, I am designated as a parader ngayon. Pero alternate parader ako. Dito lang kami sa baba. Ah, okay. So, what it feels like pag nagpapalipad ka ng mga ganun, may mga formation. May sinasabi si Colonel Musico kanina. 69 formation of the trainer aircraft. Paano ito gagawin? Yeah, actually, there are detailed flyby pilots, and they were trained to do that. And Colonel Hernale can expound on that more, dahil sa unit niya galing yung mga magpapalipad na yun. Oh, Colonel Hernale, ikaw daw, paano natin, may mga fear eh, di ba? Paano baka magkasabit-sabit, paano? Well, resulta ng magandang training ng ating mga piloto. So before this activity, they were trained and they have practiced for several a couple of days. And ito ay mga seasoned pilots na magpapalipad. They are the mentors of the Air Education and Training Command. Teka ma'am, sabi nyo couple of days lang, tama ba yun? O at least month man lang? Hindi naman inabot ng ganong katagal. Siguro ko sabihin natin mga 2 weeks ang practice ng mga piloto natin. Okay. Ma'am, were you experienced that before? Yeah, yes. When we were instructor pilots at the flying school, we used to fly formation and flybys during activities like this. Okay, ma'am. Sa inyong dalawa, ano ba yung mga dapat gawin para maging successful female pilot ka katulad mo, ma'am? Well, I guess ang kailangan lang is determination, and you really have to show your will para gawain yan. Kasi it's really just like before, hindi ito open sa mga babae. To hurdle that, at yun niya, parehas na kaming colonel. Colonel Hernale, meron mo ba kayong nasubukan na piloto na talagang matatakotin pero gusto talaga niya maging pilot eh? Pili na pinanggalingan niya, dapat malaman mo kung paano siya pinalaki, and then, kasi as an instructor pilot, you should also be in parang psychologist ka na pag-aaralan mo yung behavior ng isang tao. So yun ang pinakamalaking papel siguro na ginagampanan ng isang instructor pilot. May mga fear ba na nung naging female pilots po kayo, hindi ba dumating sa point na tipong baka ma-assign kayo sa mga war-torn areas, mga ganong bagay? No, actually, yan yung isang bagay na hinanga din namin na maranasan nung araw. Kaya lang, after our graduation, we were designated at the Air Education and Training Command. But after that, after my stint as instructor pilot, I was assigned as a transfer pilot, and I flew the Fokker, the F-27. Yeah, that was the last plane that I flew. Nako. Ako naman, after a while sa Air Education and Training Command, I was assigned with the headquarters sa Philippine Air Force, and short period sa Presidential Airlift Wing, and then I was back again sa Air Education and Training Command. But before that, I was assigned as the group commander ng isang tactical operations group sa Lucena City. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, Colonel Hernale, Colonel Ignacio. Maraming salamat po. Dumating na po ang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you very much. Okay. And thank you very much naman. And then happy 69 Air Force anniversary po sa lahat ng Air Force personnel. And with that, ma'am, maraming salamat po ulit. And of course, Major General Raul Del Rosario, ang First Air Division Commander ng Philippine Air Force dito sa Clark, which is
Siya po ang host nitong event. General Sir, good afternoon. Magandang hapon po. Opo, kayo po palang inatasang mag-host ngayon. Ito na po ang puno. Paano po ito? Dito po ang venue at malaking preparation po ang ginawa namin. Mukhang successful naman po. Mukhang maganda naman. Of course. After all the effort, I'm sure. We don't see any problem na hindi maging successful. pero talaga bang pinaganda yun? Paano kung umulan? Meron kaming cut-off time kung uulan ay pupunta kami sa Plan B. Meron which is Plan A, which is under the yung Lockheed Hangar, indoor ang Plan B. Okay, maraming salamat po General Rosario. Wala naman po. Okay, salamat po. Si Major General Raul Rosario, mga kaibigan, ang 1st Air Division Commander ng Philippine Air Force dito po sa Clark, which incidentally ang host ng 69th anniversary ng Philippine Air Force. At dumating na nga po ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero dun sa kanina sa nakita niyong convoy, wala po doon ang panghulo. Dito siya sa likod dumaan actually. At ito nga yung inihintay natin sa kanyang paglabas mula doon sa arrival lounge nitong hangar ng Philippine Air Force. Pero okay naman maganda yung panahon at doon sa pinakalikod dumaan ng pangulo, pero nakikita natin na sinundo nga siya, and like I said, doon sa lounge dumiretso ang Pangulong Duterte. Pero anytime from now, ibibigyan din siya ng arrival honors katulad ng mga iginawad kanina sa mga opisyal ng PNP, ng AFP at ng Department of National Defense. Ganon din ang igagawad sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Patuloy po natin inaantabayan ng paglabas ng Pangulo mula dun sa holding area. At anytime, nakatakda ng magsimula oras na makita nating lumabas ang Pangulong Duterte. Base dun sa inihandang programa nitong si Major General Del Rosario, yung 1st Air Division, oras na mabigyan ng arrival honors ang Pangulong Duterte, magsisimula na yung invocation to be led by Most Reverend Leopoldo S. Tumulak, ang military ordinariate ng AFP. At gayon rin, bago ang anniversary message ni Lieutenant General Edgar Falyorina, ang commanding general ng Philippine Air Force. At yung kaninang inaabangan na 69th flyby pass ng mga nilalawakan ng mga T-41 at SF-260 trainer aircraft. Nakita ko na si Presidential Assistant Bongo at ang Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita ko nang lumabas doon sa holding area na nitong Philippine Air Force. Ang Pangulo po ay naglalakad na patungo doon sa para sa pagbibigay sa kanya ng arrival honors. Puntahan po natin itong hangar ng Philippine Air Force. Please rise for the arrival honors.
seated. Baba! Mahal na pulo, pulo. Dala po ang libon pandagal upang libunin. Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, malugod na pinaabot na ating panahon pandangal.